Andyan na po, andito na kami, nandito na po tayo sa ating panatuntunang Senior Balita si Senior Ray Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika hanggang alas 7 tayo ng umaga. Senyora, gising na ba kayo? Hindi, siyempre, kailangan gising na at makahutong kayo tanghaliin. 3 minutos na po, makalipas ang alas 6 ng umaga, ito na po ang panatuntunang Senior Balita! Nakahatid pa rin sa inyo ng mga umaarriba at siyempre umaalingaw-ngaw ng mga balita at siyempre ang ating mga umaalingaw-ngaw din ng mga report mula sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIC at ganoon din ang ating radio, ang ating ICTV at siyempre ang ating rumerepeki mga issue at pakikipagpanayam sa likod ng mga pangunahing mga balita. Ngayong araw na ito ng Martes, 25 po ngayon ang buwan ng Oktubre, senyora. Uy, simula na ngayon ha, ng medyo kakarampot na pagtaas ng, hindi, pagbaba ng presyo at pagpumumura ng presyo ng ating langis. At siyempre, bati muna tayo sa ating mga katropa. Katropa natin dyan, mga amigos at mga amigas natin sa buong islas ng Pilipinas. Daimbag na bigat ka na kayo amin. Maayong bundag, maayong aga. Marhay nga aga sa Hinduga, boss. At buenos dias sa mga katropa natin. Good morning, mga katropa pips. Magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga amigos at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng daigdig at sa buong ibang sa buong mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Magandang hating gabi, magandang madaling araw, magandang merienda sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas sa buong mundo. 4 minutos, senyora. 4 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Entra! Balita! Entra na tayo, entra na tayo sa ating mga umaarribang mga balita. Epektibo po ngayong araw na ito ang bawas o yung pagmumura. Konti lang ang pagmumura, senyora, ng presyo sa produktong petrolyo matapos po ang 2 linggong dagdag singil sa presyo ng langis. Ayon po sa kumpanyang Clean Fuel, Petrogas, Sea Oil at Shell, nasa 35 sentimos lang ang magiging bawas. Kakarampot eh, wala tayong magawa. Ito pong pagmumurang singil sa kada litro ng gasolina habang piso at 10 sentimos naman ang magiging bawas presyo o pagmumura ng presyo sa kada litro ng diesel. Abot naman sa 45 sentimos ang magiging pagmumura sa singil sa presyo ng kada litro ng kerosene ng mga kumpanyang Sea Oil at ganoon din ang Shell. Ayon po sa Department of Energy, ang paggalaw sa presyo ng langis ay kasunod ng anunsyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at mga kalyado ng OPEC na bawasan ng 2 milyong bariles kada araw ang produksyon ng langis. At dapat din na nito lamang October 18 hanggang 20, pumalo na po sa 62 pesos at 5 centavos hanggang 73 pesos at 5 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. At 77 pesos naman at 50 centavos hanggang 83 pesos at 80 centavos naman ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang pumalo naman sa 80 piso at 15 centavos hanggang 89 pesos at 40 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene sa buong Islas de Pilipinas. Sa Isbilino. Balita! 8 minutos na, senyora. Gising na. Dapat gisingin dyan. Ha? Nakabangon na ba? Kung nakabangon na ba yung ating padre de pamilya? Yung ating mga mag-aaral dyan? May pasok po ngayon. May pasok. At baka may mga appointment kayo ngayong araw na ito ng Martes sa 25 ng buwan ng Oktubre. 7 minutos, senyora. Makalipas ang alas 7. Alas 6. No, nagmamadaling alas 6 talaga. Nagmamadaling. Ang gusto natin. Alas 6, senyora. Samantala, nagmahal din. Nako, itong mabigat eh. Ay, itong ayaw ng senyora ko eh. Okay lang sana yung pagmumura kanina eh. Okay lang kahit nakakarampot. Pero ito po, nagmahal rin. Ang alin? Ang cremation. Pati ba pagkunaw sa bangkay? Mahal na rin, oo. Kasabay po ito ng pagtaas ng presyo kasi ng mga bilihin at serbisyo dahil po sa oil price hike. Sumasabay din po ang cremation. Halimbawa, Yan. Sa Caloocan City, sumampa po sa 40 pesos o 40,000 pesos ang alaga na po ng cremation kumpara sa dating 30,000 lang yan ha. Ngayon, 10,000 ang tinaas. Hindi pa rito kasama ha.
Hindi po kasama yung abo, yung earn, na nasa 2,000 hanggang 13,000 pesos. Depende po yan sa materyales at disenyo. Eh, naging magastos na rin po talaga ang funeral services natin. Bire mo, patay ka na, mahal pa rin. Talaga napakabigat, ano? Dapat mura, dahil patay ka na eh. Pero hindi, patay ka na, magbumura pa, magmamahal pa rin. Isa pong kilalang puninarya sa Quezon City, naglalaro daw po. Saan? Magkano yan? 66,000 hanggang 99,000 pesos ang cremation. Pero posibleng magmahal po ito dahil ho dyan, pagtaas daw at pagmamahal ng presyo ng krudo, lalo na ng diesel. At karaniwang gamit po kasi ng mga puninarya daw sa cremation ay diesel. Kaya aminado ang mga may-ari at nangangasiwa ng mga puninarya, senyora, at crematorium na hindi nila may iwasan na magmahal sa presyo ng kanilang pagdurog sa mga patay. Paktay ka diha! Ayun, paktay ka diha. Double dead ho yan. Yan ang tinatawag nating double dead. Pinatay ka na, pinatay ka pa rin. Talaga din naman sa presyo nga lang. O, 49 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Pumirit na rin po ang Maynilad. Nako talaga, ano ba ito? Puro pagmamahal ba itong mga balita natin ngayon? Humirit din po ang Maynilad ng pagmamahal sa nasingil sa target nitong ipatupad simula Enero. Ayan, sa Enero pa naman eh, ang pagmamahal nila. Nang susunod na taon, ang nasabing dagdag na nasingil o ang pagmamahal na singil ay bahagi ng rate rebasing simula po sa nasabing panahon. Mahigit 3 pesos po per cubic meter ang hirit po nila, ha? Nadagdag ng Maynilad sa unang taon, pero may kasunod pa ito. Wag ko kayo maglala, may kasunod pa yung pagmamahal sa 2027. Ayan. Ngayon man, nilinaw po ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o yung MWSS na hindi pa pinala yung hiling ng Maynilad dahil daraan pa ito sa public consultation. Siyempre, dadaan pa kunyari. Kunyari, tataas din eh, di ba? Magmamahal din ba, Engineer Biner? Kunyari pa kayo, may konsultasyon, pero yun din ang mangyayari. At ipipresenta daw kuno sa Board of Trustees para aprubahan. Ayun eh, ganun din. Aaprubahan din. Ganun. Tataas din. Magmamahal din, senyora. Ayon po kay Maynilad Chief Operating Officer Randy Estrellado, tanggapin na tanggap nila yung inflation. Eh, tanggap na rin po namin talaga yung inflation. Lamang, eh, maaari nilang bawiin sa mga consumer. Yun ang mabigat eh, sa amin ang bawi. Habang inaayos po ang kanilang serbisyo, ipinunto po ni Estrellado na apat na taon na po silang walang pagmamahal sa singil ng Maynilad, kaya kailangan na po nilang magbahal sa presyo ng tubig. Yan po ang problema ng ating mga amigos at mga amigas at lalo na ng mga senyora de la Bada ko. Lalo na senyora de la Bada ko, ha? Kaya yan ang magiging problema. 10 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Inaasahan din magmamahal hanggang magkano yan? 150,000 mula sa 120,000. Kala ko tataas talaga eh. Hindi ho, yung bilang ho ng mga pasahero, hindi ho ito yung presyo. Ang bilang po ng mga daily passenger traffic sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ilang araw bago po ang undas. Yay, tataas daw po ng 150,000 o hanggang sa 120,000 ang daily passenger traffic. Ayon po kay PITX Corporate Affairs and Government Relations Head Jason Salvador, nakipag-ugnayan na sila sa mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang maayos na biyahe ng mga pasahero, kabilang sa kanilang katuwang ang LTFRV at ganoon din ang ang LTFRV lang. At maglalabasaan niya ang LTFRV ng special permits upang matiyak na sapat ang bilang ng mga public utility vehicle na bibiyahe sa long na traditional na Undas weekend. Nakatutok naman ang LTO sa roadworthiness ng mga PUV maging ang physical at mental condition po ng ating mga driver. 12 minutos, senyora, makalipas ang alas 6 ng nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Handa na rin po ang Land Transportation Office sa pagdagsa din ng mga motorista at behero dito po sa tradisyonal na Undas. Sa katunayan ay nakipagpulong na po ang LTO sa mga transport group, mga kinatawan mula po sa mga expressway at bus terminal bilang preparasyon sa inasang buhos ng ating mga pasaherong lalabas at papasok sa Metro Manila.
Ayon kay LTO Executive Director Horato Bona, inaasahan nilang mas marami ang darangsa ngayong taon dahil mas maluwag na COVID-19 restriction, lalo na po sa weekend. Gayunman, kanilang inabisuhan ng Transport Group at Transport Hub Official, ipaalala po sa mga pasahero ang palaging pagsusot ng face mask sa mga terminal building at dalhin ang vaccine card sakali kayong tanungin ng mga otoridad yung kanilang destinasyon. Samantala, hindi niya papayagan ng mga LTO personnel na mag-leave. Wala o mag-leave simula October 7 hanggang November 4 para matiyak na matutugunan. O kung October 7 pa pala kayo hindi nag-leave, ngayon po 25 na hanggang November 4 para matiyak na matutugunan ng ahensya ang mga aberyang maaaring kaharapin ng publiko dito po sa tradisyonal na undas. Senyor Balita! 13 minutos, baka di pa sa ang alas 6 ng umaga. Asahan din sa ngayong araw ang mabigat na daloy ng trapiko saan? Sa Taguig City. Ha? Medyo yung mga pupunta ng Taguig, ha? Medyo matrapik daw. Kasabay po ito ng 27 ASEAN Labor Ministers Meeting. Inabisuhan na po ng MMDA yung mga motorista na dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta para po makaiwas kayo sa abala, lalo't magkakaroon po ng rerouting sa at road closure. Magdedeploy naman ang MMDA ng 186 na personnel upang umalalay sa traffic management, road clearing at emergency response. Isasagawa po ang Labor Ministerial Meeting sa Shangri-La Hotel dyan po sa Bonifacio Global City hanggang Sabado, Oktubre 29. Samantala, nakatanggap na po ng death threats. Talagang sabi ko sa inyo, mahaba pa ito. Hindi pa tapos ito. Ang ilang miyembro ng pamilya ng nasawing Batikang broadcaster columnist na si Percy Lapid. Sa Facebook page, kinumpirma po ni Roy Mabasa, kapatid ng nasawing mamamahayag, na nag-leave pana na po ang iba't ibang mga pananakot para wakasan ang kanilang determinasyon na panagutin ang mga sangkot sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Percy. Mukhang malaking tao talaga nasa likod dito, no, senyor? Ha? Kita nyo, ayaw tumigil, pero pinatitigil na nga ng polis, eh. Pinatitigil na nga ng polis. Kita nyo, hindi ko dapat tigilan. Ayon po kay Roy, marami rin mga extortionist at mga nananamantala na nais umanong pagkakitaan ang mga pamilya ng kanyang kapatid. At sa kabila nito, iginit po ni Roy na kanilang ipagpapatuloy ang laban upang makamit ang ustisya sa pagpatay sa kanyang kuya. Samantala, pinasalamatan naman ni Roy ang mga sumasubaybay at walang sawang nagpapabot ng mensahe bilang suporta para mahuli ang nasa likod ng krimen. Senyor Balita! Patuloy pa rin kaming maglalahatid sa inyo ng mga umaalingaw-ngaw, umaaribang mga balita. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala, magbabalik si Senyor Pacheco. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala, 15 minutos na po, 15 minutos. Baka di pa sa ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Senyor Balita! 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 Andali ng oras. 17 minutos na po, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Ngayong araw na ito ng Martes, 25 ng buwan ng Oktubre. Ngayon po ang pagpapairal ng pagpapatupad. Dito pong pagmumura ng konti. Karampot lang pong pagmumura ng presyo ng ating petroleum products, senyora. Dakaw talaga nga. Ito po ha, 3 hanggang 5 presyo ang namamatay po kada araw dyan po sa mga bilangguan. At pinangangasiwaan po yan ng Bukor. Ha? Dyan po sa ating bansa. Ito po nilinaw ng Bukor sa Nanabuko sa gitna po ng agam-agam na sanhin ng pagkamatay sa New Bilibid Prison, Muntinlupa, ng sinasabing middleman sa Percy Lapid Islay case. Kasi nakakapagtaka naman eh. Matapos po sumuko yung hit man, eh, biglang namatay yung nag-utos eh. Ha? Kaya, ayon po kay Bukor Specsman, lagyan mo ng R, senyor. Ng Bukor, ayan, spokesman Gabriel Chaklag, natural cause po naman daw. Totoo? Ayan, natural cause. Kailangan talaga dapat investigahan po ang Bukor. Alam ko, yung mga nagkamatayan daw dyan eh, natural cause. Kaya, dahil daw sa katandaan, yung iba may sakit, yun po ang karaniwang dahilan ng pagkamatay daw ng mga bilanggo. Naku, talaga din naman. At sumailalim po ngayon, sasailalim po ngayon sa reorganization ng buong hanay ng Bureau of Corrections o yung Bukor.
Senyor, ganda mo naman. Bucor, ayan. Bucor, okay. Huwag yung bukor. Kasi maganda pakinggan mo yung bukor eh. Dahil nabubuko na eh. Nagkakabukulan din dyan eh. Ito po yung matapos suspendihin ang hepe ng bukor na si Director General Gerald Bantag. Bantag na bantag na ha. Matapos masawi sa loob ng bilibid ang dapat sanang middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. At ayon po rito kay spokesperson person Gabriel Taklag na nakatagda rin bumaba sa pwesto kasama sa babaguhin ang buong office of the spokesperson. Yan, magkakaroon po yan ng ano ha, ng reorganization. Ewan ko ba, wala pa rin nagbabago dyan sa nangyayaring maruming kalagayan dyan sa Bukor ha. Noon pa yan eh, yung mga kontrobersyal na yan, maraming issue na sa tanggapang ito, kabilang na po yung katiwalian, kung saan po ay nasusuhulan yung mga gwardiya para makapagpasok ng mga droga, alak, saan ka naman nakakitang bilangguan na yan? Cellphone, babae, at kung ano-ano pang epektos sa New Bilibid Prison. Yun yung nabulgar noon, ha? Kala natin nagbago na eh. Kaya hindi yun nakapagtataka kung paano yung nakontak ng middleman, ito pong si Percy Lapid sa naganap na pagpatay na katulad po ni Joel Escorial at iba pa. At mabilis po ang communication, ha? Nakadataka ka na sa loob na ng bilangguan, mabilis pa ang komunikasyon at pwede pang mag-order kung walang kung sino ang itutumba. Isipin mo yan, nung dati pwedeng umorder ng babae dyan, ng alak, ng droga. Ngayon nakapwede ka na mag-order kung sino ang itutumba kapalit ng malaking pera, pero maliit na pera lang yun. Ha? Ewan natin, ha? Kung talaga totoong ganun lang ang pera. Walang imposible po ngayon dito sa NBP natin na pinangangasiwaan po ng Bukor. Lahat po ay maaaring mangyari dahil sa katiwalyang nangyayari dyan po sa Bukor. Siguro talagang dapat imbestigan po. At ayon po rito, nagpapasalamat daw po si Taklag sa publiko at nananawagang suportahan ang bagong mamumuno po ngayon sa ahensya. Si dating Armed Forces Chief of Staff Gregorio Katapang. Ayan ha, ang pangalan po ha. Katapang ang itinilagang officer in charge sa Bukor. Tingnan natin kung gaano katapang ating dating Armed Forces Chief of Staff Gregorio Katapang na siya pong itatalagang OIC sa Bukor habang wala pang kapalit ito pong si Bantag. Senyor Balita! Meron na tayo 21 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Ayan, napag-uusapan noon natin naman ngayon yung health and nutrition. Health and nutrition, bakit ba natin kailangan yung health and nutrition? Kailangan noon natin dahil magpapasok na naman face-to-face classes. At syempre, ngayon po ay kailangan natin ang sustansya ng mga kabataan natin. At malala po ang gutom na nakikita natin dahil po sa presyo ng taasan ng mga bilihin. Kailangan natin ng nutrisyon. Sa dami po ng kalamidad pa na nangyayari, ang daming nagugutom at dami rin ang mabigat dito, madami din ang naaksayang mga pagkain habang taas presyo po ang ating mga bilihin. Ang daming problema natin kinakarap, pero tingnan natin at alamin natin kung paano naman natin maisasaalang-alang na matulungan ang ating mga mag-aaral. At isa po sa mga, lalong-lalo na po yung mga kabataan natin, sapagkat lumalabas na araw-araw, 95 children ang mga sa Pilipinas ang namamatay. Alam niyo ba kung bakit? Kulang po ng nutrisyon. At sila po ay namamatay dahil sa malnutrisyon. Isaalang-alang natin ito, senyora. At nasa linya po natin ngayon siya ang Health and Nutrition Advisor ng Save the Children Philippines. Ha? Ang si Dr. Amado Parawan. Doc, magandang umaga po, Buenos Dias. Yes, magandang umaga, Sir Ray. Opo, at medyo maganda po itong gusto nating ihatid para sa ating mga magulang, sa ating mga kinaukulan, dahil po dito sa tinatawag nating mabigyan ng siganap o sapat na nutrisyon ng ating mga kabataan. Pero nyo, napakasakit dito na kung na 95 children, 75 mga kabataan natin sa Pilipinas na mamatay dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Lalo na po ngayon, medyo matataas na po ang presyo ng ating mga bilihin na doktor. Tama po yan, Sir Ray. Yung nutrisyon kasi yan, di ba, kung ang bata bagsak ang nutrisyon, apektado ang kanyang kalusugan. Mm-hmm. Di ba? So,
hindi siya, wala siyang resistensya sa yon. So maraming mga sakit din na dadapo sa bata, ano? So importante talaga na tugunan din natin yung nutrisyon, hindi lang kalusugan, pero yung nutrisyon ng mga bata. Kasi sa Save the Children kasi, may pinag-aralan kami na ginawa na almost 48% ng cost ng namamatay ng bata, ang isang dahilan dyan, dahil sa malnutrisyon. Aba. So mataas talaga siya, no? Hello? Ay, sige pa. Nakikinig po kami. Oo. Yung malnutrition kasi, nagko-contribute yan. Kung may sakit ng bata, malnourished pa siya, mabilis siyang mamatay. No? Aba. Oo. Kaya importante talaga na manatiling well-nourished yung bata para tuloy-tuloy yung kanyang, of course, yung ma-enjoy niya yung kanyang pagkabata. Kung pumapasok siya sa school, you know, makakapasok siya sa school, makapaglaro, ganyan. Pero kung kulang siya sa nutrition, hindi siya makapasok sa school, hindi makapokus sa kanyang mga lesson sa school, di ba? Apo. So, importante din dyan ang like merong school feeding nga ng mga nangyayari, di ba? Apo. So, importante yan kasi ang nutrition, importante yan. Lalo na kung bata, no, sa mga kung bata pa. Even sa mga pregnant, sa mga buntis, importante yan. Kasi ang malnutrition kasi nagsisimula yan doon sa pagkabuntis pa ng nanay. Doon pa nagsisimula po yun? Ang oo, po, okay? Oo. Sa ngayon po, kaya, okay, sige po. Kaya importante tingnan din natin kung sino yung mga buntis ng mga nanay na medyo malnourished. At saka isama sila sa mga feeding. Mm-hmm. No? Alam naman natin, ang dami mga LGU mahilig sa feeding. Pero minsan kailangan maganda yung pagkaplano yung feeding. Apo. Lalo na ngayon, meron din yung feeding na ginagawa sa mga eskwelahan. Kailangan planuhin yan ng mabuti. Kasi ang school feeding kasi, ang mga feeding or feeding sa community, para yung ayuda eh, or we call na social protection or safety net. Apo. No? Pangsanggayan, dun, lalo na sa panahon na ngayon, di ba, gutom, ang daming nagugutom. Apo. Dahil sa pandemic. Mm-hmm. Dahil nagtaasa ng presyo dahil dun sa gera sa Russia at sa Ukraine. Tapos meron pa tayo na-encounter ng mga bagyo. Apektado talaga yung presyo ng ating pagkain, ng fuel, ganyan. So, maraming mga bata talaga, lalo yung poorest of the poor, mga vulnerable, we call them vulnerable children, aba, sila yung talagang malaki yung impact dun sa mga crisis na yan, no? So, ang feeding, nakakatulong yan. I see. So, ito pong ngayon po ay sa by November ay full blast na po yung face-to-face classes, Dr. Parawan. So, opo, dahil ngayon po ay ang ating Department of Education ay kinakailangan siguro na pairalin itong school-based feeding program na i-implementa nila. Dahil lalo-lalo na po na alam nga natin na tagtataasan ang bilihin. Eh siyempre, ang mga binibili lang ho ng mga makakayanan, eh wala hong nutrisyon. Tama po ba, Doktor? Ng ating mga mahihirap na mga kababayan, ang bibili lang nila kung ano na yung kasya nilang bilhin na kulang sa nutrisyon. At yung po ang nagiging epekto ngayon sa mga kabataan natin. Pero meron po ang atang plano, ang National Nutrition Council, doon po sa tinatawag nating paglalaan ng Nutrition Program sa ating, lalo na po ang DOST para po sa ating mga kabataan, lalo na yung ready-to-eat na mga meals sa mga eskwelahan. Familiar tayo, lalo na po kayo dito sa tinatawag na Nutriban. Tama ba, Doc? Opo. Meron kasing plano. Opo. Actually, na-start yan noong, I think, 2 years ago. Opo. Ano? Na part siya dun sa parang feeding program. In fact, kasi hindi sa NNC yan. Opo. Kasi ang NNC, hindi
ang National Nutrition Council hindi naman nag-i-implement yan, uh-huh, no? Uh-huh, uh-huh. Mga polisiya naman yung ginagawa ng SNC. Ang nag-i-implement talaga yan, ang DepEd. Ang DepEd, so, opo, ang problema ngayon, di ba, minsan, ang mga teacher ang nag-prepare ng mga pagkain para sa reading. Okay. Diba? Oo. So, nadidistorbo ang mga teacher dun sa kanilang pagtuturo. Okay. So, nakita nila na may plano kasi yung DepEd na parang yung feeding program ibigay dun sa LGU. Pero pinag-aralan pa yan ngayon. So, hanggang ngayon pinag-aralan. Pero ano ho nakikita ninyo na dapat gawin ng LGUs? Yabang pinag-aralan, baka bigyan natin sila ng advice kung paano nila dapat gawin ito. Ako kasi in favor ako dyan. Kasi talagang ang mga teacher, kailangan magturo lang. Hindi yung sila pa yung bibili ng anong ilulutuin sa feeding. Diba? Minsan sila pa ang magluluto. Diba? So paano na yung kanilang unang trabaho na magturo? Diba? Mm-hmm. Pero importante talaga na klaro yung feeding program sa mga school. Mm-hmm. No? Kasi hindi madaling gawin yan. No? Una, kailangan titingnan natin yung school feeding kung yan ba talaga ang pinaka-epektibo na ayuda na ating pwedeng gawin. Okay. No? Kasi alam naman natin, di ba, ang DSWD nagbigay nga ng ayuda pera, di ba? Oo. Yun, isang tulong yun. Uh-huh. Yun, sa akin, okay yun. Ano? Pero ang feeding, isang ayuda din yan eh, or school, or social protection yan. Ano? Apo. Titingnan natin kung epektibo ba yun. Another thing is dapat klaro, kung mag-feeding tayo, ano ba yan? Para ba yan sa education, ba yan na outcome? Ang meaning yan, kung mag-feeding tayo, marami bang mag-enroll ng mga bata? Dahil, di ba? Kasi may pagkain sa school, so enroll nila yung mga bata. Mm-hmm. Pero so, maganda po yung point yung LGUs, maliban dun sa para lang, kung LGUs yan, dapat agantahanan. Di ba, Doc? Oo. Dapat, kasi, yan. Anong mangyayari kung ang nutrition nila hanggang sa eskwelahan lang? At pag uwi din naman nila sa bahay, wala na ang nutrition. Wala din naman pagkain, di ba? Opo. O, iba na naman, wala naman kakainin pagdating sa bahay. Wala naman kakainin pag uwi pagdating sa eskwelahan, doon lang kukakain. Oo. Pero, yung meron kasing mga feeding na, isang feeding din na parang type, yung rationing. Opo. Ayan. No? Ayan. Oo. Okay. Mm-hmm. Pwede din rationing. Titingnan, kasi maraming paraan ang school feeding program eh. Pwede siya yung talagang magluto sa school. So, ang tawag natin yan, wet rationing. Apo. Ano? Pwede yung dry rationing, ipadala yung mga pagkain, yung mga ingredients sa bahay. Pero kailangan matuto yung mga magulang paano siya lutuin. At saka, titingnan kung gaano yung gastos, yung cost. Apo. Importante kasi yan, di ba? Mm-hmm. Tapos, importante kasi sa feeding sa Ray, yung targeting. Mm-hmm. Hindi naman pwede lahat mo na lang i-feeding kahit yung mga matataba na ng mga bata o hindi gutom, di ba? Mm-hmm. Okay. Titingnan natin kung ang feeding, i-focus ba natin yung sa mga bata na palagi absent dahil sa gutom. Ayun. Or malnourished, or combined gutom at saka malnourished. Mm-hmm. So targeting talaga yan. Importante yan. Tapos, importante din kung ano ba talaga yung pagkain served sa school. No? So bahala dyan ang Nutrition Council? Oo. Ang Nutrition Council, pwede siyang mag-recommend. Mm-hmm. So maganda yung school feeding kasi marami naman makukuha na mga like ingredients sa school feeding na makukuha yan sa community eh. Apo. Diba? Tapos makasave pa yung gobyerno natin kasi local procurement lang yan. Apo. Diba? Makatulong pa sa mga magsasaka or kung sa mga mangingisda kung isda man ang isa-serve. No? So isa din yan sa dapat iplanuhin. Okay. At saka
importante din dito ang role ng community. Kasi alam natin, ang school, part siya ng community. Hindi naman yung isolated ang school, di ba? Anong problema ng school, ang school ang pwede bahala na doon. Eh, alam naman natin na yung DepEd hindi devolved, di ba? Oo. Okay, day so, na. So, titingnan natin paano i-link talaga yung school sa community or sa LGU. Ayun. Importante yan na talagang magtulong-tulungan or through the PTA, mga magulang. No? Importante kasi yan para makikita natin kung paano pa makatulong yung mga magulang doon sa feeding. Pwede naman yan, i-organize mo yung mga kababaihan sa community. Diba? Na magluto sila, like, yung community kitchen na concept ng DepEd, okay ako doon. Tapos i-serve lang doon sa canteen para doon na lang, diba, doon para safe ang mga bata, hindi na lalabas. Kasi sir, nalaman natin, diba, yung mga may mga kaso na food poisoning. Yun. Kasi naglabasan yung mga bata kumain. Yung alam natin, many years ago, ang daming batang namatay. Dahil namatay dun sa Bohol yata yun. Na parang mali yung nilagay nung nagtinda. Doon siya kinain sa labas. Yung mga nagtitindaw sa labas, hindi yung maiwasan yan eh. Oo, pero kung i-organize natin ang mga magulang, tapos plus LGU support, na talagang malinis yung pagkain, masustansya, di ba? Ako in favor ako dun sa community kitchen na konsepto, pero kailangan planuhin yan ng mabuti. Opo. At saka talagang makita yung link ng community at saka school. Kasi sir, hindi naman pwede pakain lang tayo ng pagkain, pero hindi naman napurga yung mga bata, di ba? Kaya talaga dapat sinasaalang din yung pinakakain, hindi pakain lang ng pakain. Oh, lalo na yung mga ayudang binibigay natin, naitanong ko nga sa DSWD, ina-adjust din na ba batay sa Nutrition Council yung ayudang binibigay natin ng mga delata, mga pagkain, delikado ho pala yan. Minsan, hindi ho nakakatulong at nagbibigay ng dagdag na bitamina sa mga mamamayan. Yun ang problema natin dyan. Tama yan, sir, kasi marami naman tayong mga kwan. Like, for example, merong, alam mo yung may mga pagkain na may sangkap Pinoy seal. Yun, ang dapat. Or fortified na yun ng mga vitamins. Pwede yan gamitin. At ang pinaka-importante, yung i-integrate yung nutrition sa lesson. Apo. At sa katuruan yung mga magulang. Kasi minsan may mga bata nagdadala ng baon, di ba, sa school. Diba? So dapat turuan yung mga magulang din kung ano yung mga baon na ilang kanilang ipadala sa kanilang mga anak sa school. Or yung mga nagtitinda sa labas, kailangan yan i-train. Hindi ano-ano na lang ibenta. Kung pwede nga, huwag ibenta. Tapos yung i-focus lang yung pag-sell, pagbenta ng masustansya, malinis, at saka safe na food doon sa canteen kung mayroon, di ba? Okay. At inaasahan natin naman po yan. Naman po ngayon ang patutupad ngayon ng DepEd at ang inihintay natin ngayon, yung feeding program na gagawin sa pamamagitan sana ng local government units natin, Doktor. Kailangan pag-aralan niya na mabuti. Dapat po. Uh-oh. At kailangan as soon as possible ito, Dok, ha? Dapat na mangyari ito sa LGUs natin. Kami sa children, sumusuporta kami dyan sa DepEd. Opo. Partner kami ng DepEd School Health Division. Maraming salamat, Doc, sa pagbibigay daan niyo po sa aming palatuntunan ngayong araw na ito ng Martes. Maraming po salamat, Doc. Thank you din, sir, at sa kamangan nakikinig. Magandang umaga po sa inyo. Si Dr. Amado Parawan, Health and Nutrition Advisor of the Save the Children Philippines. Kaugnay po rito sa DepEd plan, yung plano po ng DepEd na magkaroon po ng feeding program, hindi lamang po sana sa DepEd, kundi pati po ang magpapatupad nito, lalong-lalo na ang dapat ay ang ating local government units. Dagatid sa ating orasan, 38 minutos na, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Senyor
balita. 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 Andale, andale, andale ng oras. 40 minutos na po, baka di pa sa kala 6 ng umaga. Magandang umaga po sa lahat ng patuloy na nakatutok pa rin sa ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Martes. Maraming salamat, Senyor Dalupang, Senyor Katindig, Senyor Luciano, Senyor Vergara, at yung kanyang kasama, si Senyorita Ani Esteban, dyan po sa COA Commonwealth. Ayan, marami po salamat, ha. At ganun din kay Manang Denny, Papang Loreto, De La Cruz, at ganun din, yan po yung mga, si Mami Rose, at Kiko, si, yun, Mr. and Mrs. Edith De La Cruz, ayan, si Edith, at saka si Jimmy De La Cruz, nakikinig daw po sila patungo silang Baguio. Maraming salamat, ha. Ang mga Mercado family, dyan po sa mga, sa Malhakan, may Kawayan City, at ganun din po, naku, siyempre, itong ating suki na si, si Senyor Buboy Flores, ha? Si Senyor Buboy Flores kasama yung kanyang asawa, si Amy Flores. Yan po ang asawa at ang anak po, yun, yung magwapo, yung pogi na si, si Hans Flores. Maraming salamat din kay Eli Bungay, dyan po sa Milan, Italy. At yung buong mga Buenos Dias, John, Buongiorno, at Angelo Redaha. Maraming salamat, Roxanne Costo, no, Momi Nite, Edsel Sespene, nasa saan nito? Vic Mosqueda, maraming salamat. Salvation Rodusta, Ramona Badillo, Susan Eronimo, Nelson Malinao, dyan po sa Virginia, USA. Gary Ramos, Annette Allegri D, salamat. Andrea Jong, Ohio Gozaimas, ayan, si Ramona Badillo, ayan, Halon Jailon, Lydia Aliba, ayan, dyan po sa Indonesia. Tina Tominaga, from Japan, ang dami rin sa Japan, ha. Genguro Churiken, ayan, purong mga Japanese ito. Susan Eronimo, ayan, maraming salamat. Catherine Navarrete Caputo, dyan po sa lugar ng Muñoz, Nueva Ecija. Maraming pong salamat. At kung may nakalimutan po ako, pasensya na ko kayo, hindi na ho namin kayo maaturgan lahat. At napakarami po nitong mga, ang kapal na nitong awag-awag na Senyor Pacheco, no? Anyway, ngayong araw na ito, tuloy-tuloy tayo sa pag-atid pa rin natin sa inyo ng mga umaaribang mga balita, umaaribang mga issue. Ngayong araw na ito ng Martes, 25 ng buwan ng Oktubre, dito pa rin sa Balita. Samantala, ayan, na medyo nagbabala na po itong grupong pambansang lakas ng kilusang mamalakaya sa Pilipinas. Posible pong lumala, nako, ang unemployment. Pag sinabing unemployment, allows otra bats, Engineer Benir. Ha? Walang otra bats, allows. Sa sektor po ng ating mga mangingisda dahil sa inflation. Talagang hindi natin maiwasan ang inflation. At yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at ang serbisyo sa bansa. Alam nyo naman ang datos ng PSA, di ba? Talagang ika nga, malaki po ang problema natin sa inflation, lalo na ang pagsadsad ng ating dolyar. Mukhang ang ating malaking epektado po ngayon ay ang ating mga manggagawa sa pangingisda, lalong-lalo na po sa aquaculture sector, na epektado po ang kanilang hanap buhay. Tingnan natin at alamin natin mula sa chairman ng nito pong pamalakaya na hinggil dito sa issue ng inaasahan nating pakawalan ng otra batch ng ating mga mangingisda dahil po dito sa problema natin sa patuloy na pagtaas ng inflation. 44 minutos na, senyora. Makalipas ang alas 6 ng umaga at nasa linya na po natin si Chairman Fernando Hicap ng Pamalakaya. Magandang umaga po muli, Chairman Hicap. Ay, magandang umaga, Ray, you know, at sa ating mga taga-subaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na ang ating mga mangingisda sa ngayon? Nasa gitna ba ng, pumalaot ba sila sa gitna ng karagatan ngayon? Wala. May mga, meron pa naman, mga naglalaot, nagtataga, kasi wala na, lalong-lalo na yun, wala namang makuhang ibang pagkakitaan. Kaya napipilitan pa rin maglaot o nakipagsapalaran. Para doon sa pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang pamilya. Meron pa namang medyo nakakasurvive. Pero medyo malaki talaga yung epekto dahil doon sa pagtaas ng gasolina, no? Uh-huh. Na gamit nila, halos 80% yung gastos talaga ng mga mangisda ngayon ay napupunta lang doon sa gasolina.
Yun ang mabigat ngayon doon. So, wala ba kayong planong pagkikipag-dialog sa Pangulo o sa mga kinaukulan? Siyempre, pagdating natin sa agrikultura, ang Pangulo ngayon yung kakausapin dahil siya po ang Secretary at the same time ng ating Departamento ng Agrikultura dahil dito sa nangyayaring ito na problema natin kinakaharap dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at ganoon din yung serbisyo sa ating Islas de Pilipinas at yung problema natin, yung pagtaas ng langis. Bukas po kami lagi sa pakipag-dialogo. Actually, wala pang dialogo. Mm-hmm. Pinapaabot na natin, no? Mm-hmm. Yung ating mga panawagan, mga issue at panawagan, no? Napa. Kay Pangulong ano yan, Marcos. Mm-hmm. Itong nakaraang pikit lang namin sa DNR, kaugnay dito sa paggunita natin ng World Food Day, itong Napa. October 16, no? O 70 nating ginanap, ay bahagi na yon ng pagpapaabot doon sa ating panawagan, no? Sa matinding epekto ng patuloy na kakulangan ng production natin at yung kawalan ng food security. Kami nga, yung anniversary, paggunita natin dito sa World Food Day, ay World Hunger Day. Kasi kami yung lumilika, kami yung walang makain at kami yung nagugutom. I see. Ano po yung nakikita ninyo yung pinaka urgent o pinakamabilis na dapat mo nang gawin ng Pangulo kaugnay dito sa sitwasyon ng problema ng ating mga mangingisda na kung saan ang maepekto nito yung kanilang paglala na sila ay alam natin na pinaka tumataas ata lumalala po ata yung unemployment rate sa fishing sector natin dahil nga rito sa mga halaga sa pagtaas ng halaga ng mga pangangailangan natin particular na po itong ating fuel products. Napatuloy din dumataas. Opo, ito po yung bagong sarbin ng PSA, no? Kagyat, ano, yung ating panawagan para maibsan talaga yung effect nito, yung pag-suspend pansamantala ng koleksyon ng value-added tax sa kayong excise tax sa langis, eh. Okay. Kasi pag-suspend din natin yun, 16 pesos kagad per liters yung mababawas, di ba? Yan din ang hinihiling ata ng mga transport group, di ba? Yes, oo. Pati mga magsasaka, ganun din yung panawagan nila. Okay. Kasi doon sa fuel subsidy through card na ini-issue, na hindi naman lahat. Halimbawa, sa mga mangingisda, mayroong 2 million na registrado mangingisda, pero nabigyan lang ng fuel subsidy card, 29,000. Okay, so malaki pa, malaki pa hindi nabibigyan? Actually, talagang napakaliit lang yung nabibigyan. At saka hindi talaga siya solusyon. Kasi 3,000, ay napakaliit noon, no? Ilang laot mo lang yun, tapos na, ubos na. Apo. Pabalik na naman siya doon sa kawalan, no? Ng kapital para sa patuloy na makapangisda. Mm-hmm. So, malaking bagay po yan. Kuyan po ang gagawin ng administrasyon natin. Opo, opo. Malaking bagay po yun. Hindi lang po sa aming mga producer, pati po sa mga consumer. Mm-hmm. Pati sa mga commuter natin sa transport, no? Na araw-araw po pasok sa kanilang trabaho. Kasi mabababa yung pamasahe natin, bababa. Kahit papano, may influence ito doon sa inflation. Mm-hmm. Dahil, ano yan, di ba? Kung bakit tumataas mayroong inflation, ito yung dahilan, no? Yung patuloy na pagtaas o pagsirit ng produktong petrolyo sa buong bansa. Okay. Gagano po ba ang ibinaba ng employment o ng mga nagtatrabaho diyan sa larangan ng pamamalakaya? Sa report ng more or less yung survey nila, mga 600,000 plus daw itong August yung na-record nila ng mga mangingisda nang nawala ng trabaho. Opo. Pero maraming dahilan naman to, Ray, ano? Siyempre, una dyan, yung pansamantalang huminto dahil nga doon sa patuloy na pagtaas ng gasolina na hindi na kaya makapangisda. Mm-hmm. Pero ang isa pa dyan, yung permanenteng nawalan talaga ng kabuhayan, trabaho, yung mga apektado ng mga reklamasyon. Okay. Limbawa dyan sa Bulacan, no? Mm-hmm. Mula dito sa Nabutas hanggang doon sa Pampanga. Okay. Ay talagang apektado. Mm-hmm. Kaya ang iba dyan, napaalis na yung kanilang tirahan, nawala ng kabuhayan. Permanente na po yun.
Okay. So, yan po ilang sa mga tinuturing nating pangunahing problema ngayon dito sa inyong mga sa inyong hanay. Chairman. Opo. Okay. Opo, Ray. Opo. Kaya so inaasahan po natin na once and for all ay magkakaroon po kayo ng dialogue with the Department of Agriculture para at least once and for all ay malunasan natin pansamantala kahit na papaano. Kahit papaano lang ang magagawa natin sapagkat buong mundo po ang problema ang kinakaharap natin ngayon na chairman dahil hindi lamang po naman ang Pilipinas lang ang may problema tungkol dito sa sa pagtaas ng presyo ng langis natin na chairman. Opo, tama po yun. No? Kaya nga dapat meron, bagamat pandaigdig ang problema crisis ito, pero dapat meron tayong pansariling pagsolusyon, no? O pagresolba ng epekto ng pandaigdig ang crisis. Okay. Sa langis at ganun din sa ekonomiya natin. Okay. Maraming salamat, Chairman, sa pagbibigay daan niyo po sa amin na dito sa amin palatuntunan sa Senior Balida. Maraming pong salamat, Chairman. Maraming salamat po, Ray, at mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay din po kayo, si Chairman. Okay, salamat po. Si Chairman Fernando Hicap ng Pamalakaya. Nagatid sa ating orasan, 51 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Andalay, 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 andalay ng oras. 52 minutos na, senyora. Ang mga amigos at mga amigas, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Samantala, mayroon muna tayong report na tatanggapin mula sa labas ng studio. DWIZ Patrol Report. Yung napiling lokasyon ng Department of Agriculture para pagtayuan ng agri-import facility, kaduda-duda daw ayon kay Senator Amy Marcos. Alamin nga natin ang detalye mula kay Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Selly? Ano ang niluluto sa Subic? Bakit ang imported na karne at mga pananim ay inililihis sa Maynila? Ito ang kasyon ni Senator Amy Marcos makaraang pagdudahan bakit pinili ng Department of Agriculture na sa Subic itayo ang laboratory-equipped cold examination facility para sa mga angkating agricultural products. Kaya nanawagan Senator Marcos sa DA na bigyang katwiran o justify ang pasyanila na sa Subic ilagay ang nabanggit na pasilidad na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. Nangangamba si Senator Marcos na mas tumaas ang panganib ng panibagong African swine fever outbreak kapag ang pasilidad para sa first border inspection ay hindi nakabase sa Maynila kung saan ibinabagsak ang karamihan ng inaangkat na karni. Magiging mas mahal anya para sa 12 milyong residente sa Metro Manila ang imported na pagkain dahil sa karagdagang gastos sa paghahatid o pagtatransport nito mula sa Subic. Sa isang briefer noong July 18, ang DA ang nagrekomenda ng lokasyon, pagpupondo at pagtatayo na naturang pasilidad sa Subic kung saan inirecommend nila ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang tumatayo ngayon na kalihim ng naturang ahensya. Ayon sa mga taga Bureau of Animal Industry, ang naturang pasilidad ay unang iminungkahi noong 2019 ngunit naglapse ang pondo para dito noong 2020. Naitayo sana ito sa South Harbor sa Maynila kung saan may isang bakanteng 5,000 square meter na lote na pinamamahalaan ng Asian Terminals Incorporated sa ilalim ng concession na ipinagkaloob ng Philippine Ports Authority. Pero dinagdag nila na sinadating Agriculture Secretary William Dara at by Director Reldrin Morales sa nagtulak para sa pagtatayo ng laboratory equip facility sa Subic o sa Cebu. Bagamat humupa na ang kaso ng African swine fever nung magkaroon ng outbreak nito sa bansa noong 2019, nagbabala pa rin si Marcos na isang malaking outbreak ay maaaring mag-trigger muli ng mga kontaminadong pag-import ng baboy at magdulot ng pagsasara ng negosyo at pagkawala ng trabaho sa industriya ng baboy, kakulangan ng mga produktong baboy at higit pang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ito si Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Nagret sa impila, metodong nakas sa DWIZ. Senyor Balita! Gracias, Selly Ortega Bueno. Nagatid sa ating oras sa 57 minutos makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga, senyora. Baka po, okay na ba tayo lahat? Nakapag-almusal na ba? Nakaalis na ba yung mga dapat umalis dyan? Yung mga may appointment ngayong araw na ito, baka nakakalimot kayo. Yung mga may ultra batch, 57 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Matala!
nakapagdala ang Pilipinas ng 11,995 bagong nahawa sa COVID-19 mula October 17 hanggang 23. Ayon po sa Department of Health, 22% na mas mababa ang tala kumpara sa 15,314 noong October 10 hanggang 16. Bumaba pa sa 1,714 ang average ng arawang kaso ng sakit kumpara sa 2,188 na naidala noong nakalipas na linggo. As of October 23, pumalo naman sa 650 severe at critical cases ng COVID-19 ang nag-admit sa ospital na 9% ng kabuang COVID-19 admissions. Senyor Balita! Daw maglabas ng ang Department of Education at Health ng magandang ventilation guidelines para po sa ligtas na pagpapatupad po ng face-to-face classes sa pampublikong paaralan na magsisimula na po ito sa November 2. Ito ang panawagan po ng Aral Pilipinas matapos makapagdala ng mga bagong XBB at XBC COVID-19 variants sa bansa. At ayon po kay Abby Pangilinan ng Aral Pilipinas, ito ang simpleng solusyon para po magpatuloy ang pagpasok ng mga bata sa eskwelahan at maiwasan ang hawahan ng COVID-19. Senyor Balita! Siyempre, sumapit na po tayo sa dagdang oras ng ating pansamantalang paghiwalay. At bati nga pala tayo, habol-habol lang muna kaila Mr. and Mrs. Manny Garfin. Ayan, at saka Mr. and Mrs. Loren Gulia. Ayan, dyan po sa Nueva Vizcaya. 59 minutes. Pero bago po tayo tuluyang magwakas sa ating pansamantalang paghiwalay ngayong araw na ito na sa ating panatuntunan ng Senior Balita, meron po tayong mahalagang mensahe mula sa ating chairman. Always open your heart to reveal your beautiful soul and let your gentle footprints of kindness make lifetime imprints in the hearts of many. Think good, thank God. Please stay safe. God bless you. From our chairman, Aliw Broadcasting Corporation, Edgar Cabangon. Marami pong salamat, Chairman. At marami din pong salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Magandang umaga nga pala kay Tita Lynn Hugo dyan po sa Project 8, Quezon City. With that, si Senyor Ray Pacheco mismo pa nagsasabi, hasta mañana! Senyor Balita!